application. So, punta tayo dito sa credit. Ayan. Ayan. As you can see, meron na akong 10,000 credit limit. Hi guys! Welcome back to our channel and to our community, and happy Friday na pala. So, Friday ngayon, and we will have a new knowledge sharing for everyone. So, ang topic natin is about the G-Credit activation. So, ayun. Alam nyo naman na na-share ko na rin sa inyo in my previous video na nalink ko na yung GCash MasterCard ko with our GCash application. And then, someone from the community share na meron daw G-Credit. Kaya, chinek ko siya agad at ayun nga, inactivate ko na siya ngayon. And I would like it to share with you kasi this will be a good source of cash and then for emergency purposes. Alright? So, let's start with our agenda. So, ano ba yung G-Credit? So, kailangan malaman nyo muna sa mga hindi pa nakakaalam. Saan ba yan pwedeng gamitin? Paano kayo magkakaroon ng G-Credit? Paano i-compute yung interest ng G-Credit plus the live demo? Kung paano nyo siya i-activate. So, heads up ko lang, yung live demo is medyo a bit, hindi siya ganun ka-organized kasi nga, on the spot ko siyang ginawa at ni-record kasi hindi siya pwedeng balikan once na na-activate nyo na. Ayan, heads up ko lang yan. And then, what is G-Credit? Start na tayo. So, G-Credit, it's like a flexible loan or credit card. So, pwede nyong gamitin yung G-Credit kapag kailangan nyo ng pera or meron kayong importanteng paggagamitan ng pera with credit limit. So, para siyang loan na merong functionality ng credit card. Kasi diba sa credit card, meron kang credit limit na ito lang yung pwede, hanggang dito lang yung maximum amount na pwede mong gamitin. So, same with G-Credit, uutang ka with certain limit. Plus, meron siyang interest rate. Kasi sa credit card, pwede mong i-convert yung pera mo into cash, pero mas mababa siya dito. Ito kasi 5%. Ang alam ko sa credit to cash ng mga ibang bank, around 2% or 3% lang. But 5% is still good rate para sa loan. Dito specific for G-Credit. Kasi kung alam nyo, di ba yung iba, yung like mga 5-6, sobrang tataas. Or kapag sa iba kayo umutang, ang taas ng mga interest rate nila. So, I would suggest itong G-Credit, if talagang kailangan nyo ng pera or kailangan nyo ng emergency funds, pwede itong G-Credit kasi 5% interest rate lang. And then later on, makikita nyo rin yung benefits nung how they compute the interest rate. Kasi meron tayong sample ng computation para mas ma-appreciate nyo siya at mas makita nyo yung advantage niya compare sa ibang lender or yung mga nagpapautang na platform. Okay, let's proceed. Saan nyo siya pwedeng gamitin? So, pwede nyo siyang gamitin sa online shopping basta merong ginagamit yung merchants na QR code ng GCash. So, pwedeng siyang gamitin. Or pwede rin naman kahit wala basta, anong tawag dito, ina-accept nila ang GCash as payment method. And then, pwede kayong magbayad ng inyong mga bills like Meralco, Internet, Maynilad, Cables, and so on. Pwede nyo rin bayaran yung credit card nyo using G-Credit. So, it's up to you. And alam ko, pwede nyo rin siyang gamitin by transferring your G-Credit to another GCash number. So, halimbawa, feeling ko pwede to ha, pero I'm not that sure. Let me know if may nakagawa na nito at pwede. Kasi ito ay assumption ko lang at iniisip ko lang. Kasi doon sa G-Credit, pwede kang mag-send money to other number basta hindi mo number. So, like for example, ako, pwede ko siyang isend sa nanay ko. So, pag nasend ko sa nanay ko, pwede kong i-withdraw through the ATM of my mother. So, ganun yung iniisip kong function niya. But anyway, again, assumption ko lang yun, hindi ko pa natatry kasi kaka-activate ko lang din today ng G-Credit. Kung meron na nakatry sa inyo, comment down below para alam din natin na hindi pa nakakatry. Okay? And then, ayun nga, you can use it for emergency funds tulad ng sinasabi ko. Paalala ko lang, itong G-Credit, it's
ito yung, it's like giving us a additional power in terms of our cash flow. Pero not necessarily kailangan gamitin natin kung hindi naman importante. Gamitin natin itong G-Credit kapag kailangan at importante lang naman yung dapat nating paggamitan. Kasi kung hindi tayo makakabayad on time, it will give us penalties, which is an additional payment na kailangan mong gawin. At sayang naman kung magbabayad ka ng additional penalties para sa bagay na hindi mo naman kailangan, diba? So, yun lang. Basta, gamitin nyo yung G-Credit nyo para sa mga importanteng bagay lang. O yan nga, emergency funds kasi yan. Okay, so how to get an access to G-Credit? So, malamang tanong nyo na yan, paano ako magkakaroon ng G-Credit? So, ang G-Credit, they will activate it or allow you to have the G-Credit depending on your G-Score na tinatawag. So, si GCash, meron silang tinatawag na G-Score. Yung G-Score is, yun yung frequency on how you use GCash activities. Gano'n mo ba kadalas ginagamit ang GCash? Gano'n kadaming transaction ang nangyayari sa GCash mo? So, once na mapasa mo yung G-Score nila, then that's the time na magkakaroon ka ng G-Credit. So, the higher G-Score means access to G-Credit. Hindi ko alam kung paano mo makikita yung G-Score mo kasi chineck ko siya kanina sa app. Wala akong makitang G-Score, baka hindi ko lang nakita. So, explore nyo lang yung app. Tignan nyo kung meron dong G-Score na makikita. Kung meron, ayan, share nyo din sa amin. Ayan, so ganun magkaroon ng G-Credit access. I-check nyo doon sa, ano ba to, wait lang ha, i-check ko lang yung app natin ng mabilis. I-check nyo doon sa top part, kasi sa top part nakalagay, di ba, balance. Sa tabi nun, kapag nakalagay credit, ibig sabihin nun, meron na kayong access to G-Credit. Kailangan nyo na lang siyang i-activate. Okay, let's move to our next topic. So, how to compute for interest? Ayan. So, si GCash, tulad na nabanggit ko kanina, meron siyang 5% interest. Para sa akin, mababa pa rin to compared dun sa mga nagpapa-loan na sobrang tataas ng interest. Grabe. As in, grabe. So, ayan, i-take advantage natin si GCash for good purposes na kailangan talaga para hindi tayo tatakbo dun sa mga shark loans na tinatawag nila na sobrang mag-interest. Alam mo yun, imbes na matulungan ka, lalo kang ilulubog. Tapos, ito yung sinasabi ko sa inyong benefits ng G-Credit. The interest is prorated, meaning to say, they will spread over the number of days kung kailan mo inavail yung G-Credit. So, para mas maintindihan natin, eto, maglalagay ako ng sample. Actually, eto yung nakalagay mismo doon sa G-Credit link ng GCash. So, papakita ko lang din sa inyo para mas ma-visualize nyo kung paano kinocompute yung interest rate. So, ang sample dito, kunwari, ako, bumili ako ng pagkain worth 200 pesos at ang ginamit ko is yung G-Credit. Okay? And then, after 5 days, binayaran ko na yung 200 pesos. Hindi ko na hinintay yung isang buwan bago ako magbayad ng 200 pesos or hindi ko na hinintay yung due date ko bago ako magbayad ng utang ko sa G-Credit. So, ang magiging computation nun is like this. 200 pesos times 5% times 5 did by 30 days. So, ito yung 30 days. So, ang magiging tubo lang ng 200 pesos ko is 1.67 pesos. Ang kailangan kong bayaran sa G-Credit ko is 201.67. So, mas lumiit yung interest rate ko kasi nga, binayaran ko ng mas maaga. Kasi, kung i-compute nyo yung 200 pesos times 5%, lalabas niyan is 5 pesos. Since binayaran ko siya ng mas maaga, ang lumabas na lang is 1.67 pesos. So, ito yung nakikita kong isang advantage ng G-Credit. Kasi, kung titignan mo yung ibang platform kung saan ka pwedeng mangutang or dun sa mismong mga tao na inuutangan natin minsan, di ba? Fix yung kanilang interest rate. Magbayad ka ng maaga or magbayad ka ng sakto, yun yung babayaran mo, hindi mababawasan. Kahit sa bangko, ba diba? Kahit magbayad ka ng mas maaga, walang adjustment na mangyayari sa interest rate. Ganun pa rin yung babayaran mo. But with the G-Credit,
As you can see with the computation, babayaran mo lang yung, i-spread over nila yung number of days kung kailan mo in-avail yung G-credit mo. So, bababa yung interest rate mo. Kung may pera ka na, pwede mo nang bayaran agad para mas mababa yung interest na babayaran mo sa G-credit. So, ayan. So, sana nakatulong sa inyo tong ano natin ha, sample computation. Kung meron kayong questions or concern about it, feel free to comment down below. Then, baka merong dito sa community natin na maalam na pagdating sa G-credit at ma-share niya din. Okay, so let's start with our live demo. Yan, excited na ako sa inyong ipakita. And then, sana magawa niyo rin siya agad-agad. Okay guys, let's proceed with our live demo on how to activate our credit functionality in GCash. So, ang first step natin is i-click natin tong manage credit. Ayan. And then, ang sabi dito, confirm your email address. So, kailangan mong i-verify kung tama ba yung email address mo, updated ba yan, or kailangan mong i-update. If okay naman, pwede na nating i-click tong proceed button. Kung hindi, then kailangan mong pumunta sa user profile and do the update of your email address. Since yung sa akin, okay naman, click ko na tong proceed button. And then, lalabas dyan yung personal information mo na kailangan mo ring i-double check or i-review kung tama. Then, click the next button. Okay, so another personal details na kailangan mong i-fill out kasi hindi siya, hindi kompleto yung personal details ko na nakalagay sa GCash. Kaya hinihingan ako. Like nickname, so kailangan mo lagyan ng nickname mo. Years in residence, kailangan mo rin lagyan yan. Tapos, if you own small business, yes or no. So, pwedeng mong i-click yes. And then, emergency contact information for emergency purposes. So, ilagay mo dyan, pwede nanay mo, pwede asawa mo, pwede kapatid mo, or yung mga malalapit na tao na pwedeng mong ilagay as your emergency contact. Ayan. So, fill out ko lang muna lahat to. And then, ayan. First time kong mag-activate ng credit functionality sa GCash. So, bear with me with our live demonstration. Okay, since okay na, then we can go ahead and click next. Ayan. Ang sabi dito, please review all information below before confirming your G-credit application. So, another verification lang from our end na tama yung mga pinaglalagay nating information, name, middle name, last name, and birthday. Kapag okay na, pwede na tayong mag-confirm. So, i-click muna natin itong agree sa terms and condition nila. We need to agree kasi yan yung parang policy nila. Ayan, nakalagay na dito. Yung mga basic policy nila when it comes to paying or kapag hihiram ka ng pera sa GCash. Ayan, nakalagay yun. So, kapag unpaid purchases mo, 1,000, 2,000, 3,000, ayan, meron din mga days na nakalagay. Ayan, so more on calculation lang to. Kung ano yung, magkano yung babayaran mo, depende doon sa inutang mo. Okay, X na natin yan. So, okay na tayo dyan. And then, click confirm. Ayan. So, lalabas na yung G-credit application request successful. Thank you for your interest in applying for G-credit. Evaluation process will begin shortly. So, ibig sabihin, i-review pa to ng GCash team. Hi guys, sorry na putol yung ating live demo kanina. Eto, nakatanggap na ako agad ng notification via SMS sa GCash na they already approved my G-credit application. So, punta tayo dito sa credit. Ayan. Ayan, as you can see, meron na akong 10,000 credit limit na pwede kong gamitin. Depende sa pangangailangan ko or pangangailangan nyo din. So, ayan, napakabilis lang mag-activate ng G-credit. Sundan nyo lang yung live demo ko kanina. So, medyo hindi lang siya ganun ka-organized kasi nga as in live demo, on the spot ko siyang ginagawa para at least ma-record ko and ma-share ko sa inyo kasi hindi ko na siya mababalikan kapag na-activate mo na, diba?
Ayun lang. So, I hope nakatulong to sa inyo yung video tutorial natin. And then, if you have your GCash, go ahead and activate your G-Credit para at least meron kayong emergency funds. Kasi for emergency din tong G-Credit na to. Ayun lang. Please don't forget to like and subscribe and click the notification bell para lagi kayong updated sa ating mga learnings like this one. Thank you for watching, guys. Have a great day. Bye-bye!